So hello mga kabarkada, welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa baleleng or stargazing sa mga African lovebirds. So dito sa video na to ay isishare ko sa inyo kung ano ang pinaggalingan ng stargazing or baleleng at kung ano ang mangyayari sa mga ibon natin at kung paano ito magagamot. So itong video na to ay syempre dapat ay meron tayong research ay nagaling sa mga ibang mag-iibon kung paano nila na-experience, kung paano nila nagamot, at kung ano ang nangyayari sa mga alaga nilang ibon. So, meron akong mga source dito sa mga YouTube at sa iba nating mga kabarkada na nag-aalaga ng mga African lovebirds. So, ang ating tatlong source dito sa tungkol sa baleleng ay sina Bird Whisperer, Celia, at si Bostonio. At ang pangalawa nating source ay si Wafafets. Yung nag-visit Avery siya doon kay Ellie Avery ata yun. So, tapos yung pangatlo nating source ay si Watch My Birds. So, silang tatlo ang ating source dito. Kung paano natin magagamot, kung paano natin nalaman, kung paano natin malalaman kung ano ang mangyayari sa mga ibon natin. Pag-uusapan ngayong video ay tungkol sa baleleng. So, simulan na natin itong video. Let's go! So simulan muna natin kung paano or kung saan nakukuha ang baleleng. Okay, so ang baleleng ay hindi po ito sakit. Hindi sakit ng ibon to dito sa African lovebirds, okay? So ang baleleng ay isang nerve damage ang sabi nga ni Watch My Bird at ni Bird Whisperer Celia at ni Bostonio at si Wafafets at yung kanyang binisit na Avery na si Ellie Avery ata yun. Hindi ko maalala kung Ellie Avery ata yun, basta Ellie A, letter A ang simula. So ayun, hindi po sakit ang baleleng. Ang baleleng po ay isang nerve damage na nakukuha. Siguro sa aking naiisip, nakukuha ito sa tuwing yung ulo nila ay ginaganon-ganon nila. Siguro dahil doon ay nag-ano yung kanilang nerves. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Ayun ay isa lamang naiisip ko. Ano pa ang pwede? Yung tuwing kinakamot nung mga kapares nila, yung kanilang mga leeg, di ba? Kapag nagkukutuhan sila, ayun. Siguro isa rin part yun. O kaya meron pang isa. Kapag kinakamot nila ang sarili nila. So, lahat yung tatlo na sinabi ko, yung ginaganon nila yung tuka nila doon sa butas ng cage, tapos yung kinakamot sila ng kapares nila, tapos yung pangatlo ay yung kinakamot nila yung sarili nila, tapos marami pa tuwing natutulog sila, kung paano sila matulog, yung nakaikot yung ulo nila yung parang nakaganon, tapos maraming pwedeng dahilan kung saan pwedeng magsimula ang baleleng. Pero huwag kayong matakot dahil sa African lovebirds ay hindi po ito nakakahawa. Sa mga kalapate, nakakahawa daw yun dahil sabi ng mga karamihan na nag-aalaga ng kalapate, ang baleleng sa kalapate ay nakakahawa. Dito naman sa mga African lovebirds, tulad niya na sinabi ni Wafafets, ay hindi daw po ito nakakahawa. So, ang pangalawa naman pag-uusapan sa dito sa baleleng ay kung ano ba ang nangyayari, kung ano ba itsura ng mga African lovebirds natin kapag may baleleng. So meron akong ibon dito, 2 linggo na siyang nagsasuffer dito sa baleleng or stargazing. So ipapakita ko sa inyo yung ibon ko na naging baleleng. Okay, wait lang. So kung naalala nyo, ang ating breeder dito na back-to-back opa, yung blue opa dito ay naging baleleng na siya. Dahil hindi ko alam kung ano nang nangyari after ko kasi magpakain nung mga alas 7 ng umaga, tapos pagbalik ko lang hapon ay naging baleleng na siya. So ipapakita ko sa inyo, titignan natin siya kung ano na yung naging kalagay niya after 2 weeks. So tignan natin dito after 2 weeks. Ay, yung ano niya, kapares niya masyadong nakakatakot eh.
Ayan. Ayan, ang kanyang kapares. At ayun po yung blue opa natin. Nasa loob po siya. Nasa loob po ang ating blue opa line. Makikita nyo po dyan. Ayun ang leg niya. Ayan, halos 180 degree na ang ikot ng kanyang ulo. Ayan, sayan yan. So, ganyan po ang mangyayari kapag ang ibon natin ay naging baliling. So, ito ay proven pair na natin. 3 clutch na po sila. Tapos, nung after nung 3 clutch nila, 3rd clutch, naging baliling na siya. So, medyo mahirap talagang kumilos ang mga baliling kasi nahihirapan silang lumipad, nahihirapan silang kumain ng kanilang mga patuka, tapos nahihirapan sila gumapanggapang dito, sumabit-sabit sa mga sa kulungan nila. So, nahihirapan din yung mga baliling na pumasok dito sa butas ng nest box nila dahil nga ay parang ano sila eh, parang lasing na tao na tumatakbo. Ayan. So, kung makikita nyo dito, umiikot na naman ang kanyang ulo. Ayan. Ganyan po ang itsura ng baliling. Ayan. So, wag na natin na subukan kung ano ang itsura ng baliling kapag lumipad. Dahil kapag lumipad ang baliling, tulad nitong ibon natin, kapag lumipad ang baliling, bigla na lang siyang babagsak. Yung tipong paglipad niya, bagsak na. Hindi na siya kasi out of balance siya dahil hindi niya alam kung saan lipad yung gagawin niya. So, kasi kapag umikot yung ulo niya tapos bigla siyang lumipad, ang aakalain niya, ang paglipad niya ay pababa. Dahil yung ulo niya ay nakatilt na pababa. So, paglipad niya, bagsak na. So, ganun ang mga nangyayari sa mga baliling nating mga African lovers. Nahihirapan silang lumipad, nahihirapan silang kumain, nahihirapan silang pumasok sa kanilang nest box doon sa butas ng nest box nila, tapos nahihirapan silang sumabit-sabit sa mga cage, sa mga gilid ng cage. So, ayan ang itsura ng baliling natin. So, ayun po mga kabarkada, ang ating baliling na ibon dito sa ating ibunan, yung itong ating blue opa, hen po siya, tapos nakapag third clutch na po siya, tapos ngayon lang po siya nagkaroon ng issue dito sa ibunan. So, naging baliling siya. So, paano naman natin magagamot ang ating mga baliling if ever na meron kayong mga baliling na ibon? So, ako, ang research ko, syempre hindi mawawala at hindi pwedeng idaan sa kung ano-ano ang paggagamot, lalo na sa mga hindi natin alam na kung paano gamutin. So, kakailanganin talaga natin ng tulong sa mga ibang nag-aalaga ng mga ibon. So, ano ba ang gamot dito sa mga baliling or nag-i-stargazing na mga African lovebirds? So, unang-una daw, kailangan daw ipahinga. Ayun ang blue opa natin, lumabas na siya. So, videoan natin siya mamaya after natin i-explain yung ano natin, yung kung paano gamutin. So, ano ba ang mga gamot? Siyempre, unang-una, vitamins. Importante ang mga vitamins sa mga ibon natin kahit wala silang baliling, kahit wala silang sakit. Dahil ang pagbibigay natin ng vitamins, siyempre ay para maiwasan yung mga paparating. Para hindi yung paparating na sakit, hindi kagad. Para yung paparating na sakit ay hindi kaagad dumapo sa kanila. Hindi kaagad sila madikitan. So, ayun ang pinaka-importante sa mga vitamins. And then, ang pagbibigay ng vitamins, pwede po yan araw-araw. Depende po yan sa inyo kung paano nyo po sila ibigyan ng vitamins. Pwedeng araw-araw, pwedeng every other day, pwedeng once or twice or thrice a week. Ganon. So, nakadepende po yan sa inyong pag-schedule. So, ayun. Ano yung unang vitamins natin na ibinibigay sa mga sa mga ibon natin na may baliling tulad nito ay B12. Importante ang B12 sa mga may nerve damage tulad ng baliling. At sabi nga ni Wapa Pets yung kanyang in-interview at si Ma'am Celia at si Bostonio at si Wapa Pets, si Watch My Bird. So,
ang sabi nila ay importante ang B12. So ano bang vitamins ang may B12? Lahat ng vitamins ng pang-ibon ay may B12. Example lang tayo. So ito ang una nating vitamins na ipapakita sa inyo. Itong sagupaan, Selectrogen Plus MVM. Meron po siyang B12 dito. So ayan ang B12 niya. Titignan natin yung formula. Nasaan ba ang formula nito? Ayan. So ang B12 niya ay nasa 20. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Di ko alam ibig sabihin yan. Pero nasa about 20 siya. Ayan. So vitamin B12 ang pinaka-importante sa mga may baliling. Okay? Ano pa ang pwede nating vitamins? Dito sa ano? Sa Vetracin Gold. Ayan. Makikita nyo dito may B12. So, Selectrogen. Ayan. Selectrogen Plus. Tapos, Vetracin Gold may B12. Ano pa? Ah, ito. Ano rin pala to? Selectrogen. Ayan po laman yan. So, marami akong vitamins dito na stock if ever na kakailanganin. Ayan. Tapos, itong ano natin, Essential Vet. Ayan. Essential Vet, meron din po siyang vitamin B12. Ayan. Ito. Ito po. Ito po. Ayan. Vitamin B12. Ayan. 12 milligram. Ayan po ang mga vitamins na pwedeng ibigay sa mga may balaling. And so ayun, lahat po ng vitamins ay pinakita ko sa inyo, yung Selectrogen Plus, yung Vetracin Gold or Vetracin Classic, tapos yung Essential Vet, Picoy Vitamins, mga Vitamin Pro, ano pa, mga Red Cell ata, tapos basta lahat ng mga may vitamins. Basta lahat ng vitamins na pwede sa ibon, tignan nyo po kung meron pong vitamin B12 yung bibili nyo. Dahil importante po ang vitamin B12 dito sa mga may mga nerve damage, dahil ang vitamin B12 daw ay nakakapag-ayos ng nerve damage ng ating mga baliling. So, hindi po natin pwedeng sabihin na pag pinagbigay tayo ng vitamin B12 sa mga may baliling, ay matik gagaling agad sila. Hindi po ganun. Maghihintay po tayo ng matagal, siguro aabutin tayo ng 1 buwan, 2 buwan, or 2 weeks, 3 weeks, depende yan sa kung gaano kabilis gumaling yung ibon natin sa pagiging baliling. Okay? So, hindi po agad natin pwedeng sabihin na itong vitamins na to ay applicable po ito sa mga baliling. Hindi po ganun. Kailangan lang po natin i-try ng i-try hanggang sa gumaling yung ibon natin. Tapos kapag gumaling yung ibon natin dito sa vitamins na ibinigay natin, ayun ang i-recommend natin sa mga may mga issue about sa baliling. So, ganun po yun. Huwag po natin agad i-claim. Sabi nga ni Waka Pets at kanyang binisit na Avery, hindi daw nila kiniklaim na itong gamot na to, itong vitamins na to ay nakagaling doon sa kanyang balaleng na ibon. So, hindi po natin i-claim. And then, pwede nyo yung i-try. Pwede nyo daw i-try kapag na-aprubahan or kapag naging matagumpay yung paggagamot gamit yung vitamins ito. Tuloy-tuloy daw yung experiment ng mga vitamins, yung mga sakit na pwedeng paggamitan ng vitamins. So, ayun. Ang ating pwedeng vitamins dito sa mga may baliling nating mga ibon. So, kung meron po kayong mga baliling na ibon, ay ito pong video na to ay makakatulong po sa inyo. So, kung meron po kayong mga baliling na ibon at itong video na to ay makakatulong sa inyo. At yung mga iba nating mga kabarkada dyan na copyright. Alright, ayun. So, ayun ang ating tatlong topic dito sa ating video na to. Yung tungkol sa baliling, kung saan ba siya nagsisimula. Tapos yung pangalawa ay ano ba ang nangyayari. Tapos yung pangatlo, kung anong gamot or kung anong vitamins ang pwede nating ibigay sa mga may baliling. So, ayun ang tatlo. At sana ay nakatulong ako sa inyo kung meron kayong mga baliling na ibon at kung magkakaroon kayo at kung sa mga hindi pa or wala pang baliling sa mga ibon ay bigyan nyo lang po ng mga vitamins yung mga ibon nyo para lang maiwasan yung mga sakit na dadapo sa kanila, yung
baliling na mangyayari sa kanila, yung magiging nerve damage ng ibon nyo. So, bigyan nyo na sila ng vitamins dahil napaka-importante po yan sa mga ibon, okay? Para wala po silang issue at para tuloy-tuloy lang po ang breeding nila. So, ayun lang po mga kabarkada ngayong video. Salamat po sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe dito sa ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.